good evening. Hello po. Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist, endocrinologist. And for tonight, ang i-discuss po natin ngayon ay tungkol po sa hyperthyroidism. No? Hyperthyroidism po ang i-discuss natin to. Napili ko ho ang hyperthyroidism na topic for tonight kasi ang dami ho talagang patient na merong hyperthyroidism, no? So, i-discuss ko sa inyo ngayon kung ano po yung treatment, ano ba ang hyperthyroidism, may mga klase ba ang hyperthyroidism, paano ba ito ginagamot, paano ba ito nadadiagnose. So, sinabihan ko po yung mga pasyente ko na merong hyperthyroidism na manood ngayong gabi. Para hindi ho pa ulit-ulit, no? Kaya, actually, kaya ko ho ginagawa itong pagla-live na to para hindi ho ako pa ulit-ulit na nag-e-explain sa mga pasyente. So, bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful night na binigay mo po sa amin. Salamat Panginoon sa lahat ng blessings na nakamit po namin. Panginoon, aking dalangin Lord na lahat po ng may sakit ay hipuin mo at pagalingin mo. At sa ngayong gabi Lord, i-bless niyo po ako habang ako po ay nagsasalita sa aking mga viewers. In Jesus' name, I pray. Amen. So, hello po. Good evening. So, ang topic ko natin ngayon for hyperthyroidism. So, first of all po, ano ba ang hyperthyroidism? So, karaniwan, yung mga pasyente ho na nagpupunta po sa akin, may mga complain. Ano yung karaniwang complain nila? Mabilis yung tibok ng puso, pumapayat, pawisin, yung iba lumuluwa ho yung mata, yung iba ho may nakakapang thyroid, nakakapa po yung thyroid gland po, no? Yung iba may mga bukol, yung iba naglalagas ang buhok, pawisin, talagang ano, kapag hinipo mo sila, mainit ang katawan at pawisin, no? Dahil ho sa mabilis ang metabolism ng isang may hyperthyroidism, madali silang mapagod, pumapayat, nagdudumi, tumatae, yan. Nagtatae ho sila, yan ang isa sa mga complain. Nagpapalpitate. Yung iba ho, nagiging irregular po ang regla nila. At meron na rin ho akong nakita o na pasyente na nagkaroon ho siya ng sakit sa pag-iisip na ang trigger ho niyan ay yung hyperthyroidism. Yung hyperthyroidism po. Ano ho ba ang hyperthyroidism, no? From the word itself po, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra-sobra. Thyroidism, it refers po dito sa thyroid gland natin. So, ibig sabihin po ng hyperthyroidism ay, there is inappropriate na secretion, madaming ginagawang thyroid hormone ang thyroid gland po natin. So, it is a form of thyrotoxicosis due to inappropriately high synthesis and secretion of thyroid hormone by the ibig sabihin yan, in other words, yung thyroid gland natin gumagawa ng excessive na hormone. So yung excessive hormone na yan, pag mataas ang thyroid hormone natin sa katawan, bumibilis po yung metabolism ng katawan natin. So, pag bumibilis ang metabolism ng katawan natin, syempre, madaling mapagod, pawisin, yan. Pumapayat kahit kain ng kain. Yan. So, ano ba yung mga sanhi ng hyperthyroidism? By the way po, saan ba ang ating thyroid gland? Saan yan? Makikita?
So, makikita yan dito, no? So, ito yung leeg ko. Okay? Ito po yung tinatawag natin na sternocleidomastoid muscle. Ito din po. So, hindi po yan goiter. Yung muscle po yan. And then, dito po, ito po yung cartilage po ito. Ibig sabihin, buto po ito. Ito yung tinatawag natin laryngeal cartilage. Dito po yung thyroid cartilage. Dito yung laryngeal cartilage. Dito naman po, dito po siya, dito po yung may thyroid gland po natin. Nandito po. Napakaliit lang po na ano yan, na gland. It is a butterfly. Butterfly shape na gland yan. Na malaki po ang effect, no? Sa ating katawan. Iniimpluwensyahan niya po every organ sa katawan natin. It increases yung thermogenesis and basal metabolic rate. Kaya ho, kapag meron ang pasyente na may hyperthyroidism, dahil ho, madaming organs ang inaapektuhan ng maraming organ po ang inaapektuhan ng thyroid hormone, ang mga simptomas niyan, katulad nga ng nasabi ko sa inyo kanina, weight loss, pwede rin magkaroon ng osteoporosis, atrial fibrillation, ang tawag po pag irregular ang heartbeat, pwede ho magkaroon ng muscle weakness. O, ito nga ho pala, yung sa mga pasyente ho, maaari ho na mahina po itong legs po nila, ang tawag ho namin proximal muscle weakness, no? Dito sa may hita, lalo na kapag umaakit ho ng hagdanan, mahina po ang mga hita. Yung ibang pasyente ho, talagang kitang-kita ho, hindi ho sila makalakad. Napaparalyze ho, nagkakaroon ho ng tinatawag namin na teratoxic paralysis, no? So, yun. Ano pa ho? Yun nga po yung sabi ko ho sa inyo kanina. Nagkakaroon ho ng neuropsychiatric symptoms. Kaya nga ho yung sabi ko sa inyo kanina, may isa ho akong pasyente na nagkaroon ho ng mental problem na ang nag-trigger po itong hyperthyroidism. Nagkakaroon din po ng anxiety, depression ang mga pasyenteng may hyperthyroidism. So, talagang ano po yan, madaming mga symptoms po ang hyperthyroidism. Pero ang good news, ito po ay nagagamot, no? Ito po ay nagagamot. Okay? Ano ba yung mga sanhi ng hyperthyroidism? Meron tayong tinatawag na Graves' disease. Ang Graves' disease, yan po ay isang autoimmune disorder. Anong ibig sabihin ng autoimmune? Ibig sabihin po niyan, yung katawan ho natin, gumagawa ho yan ng antibody para i-stimulate po yung thyroid gland natin para gumawa ng hormone. Ano pa yung ibang causes? Yung toxic multinodular goiter, ibig sabihin mo yan, yung mga may bukol-bukol po, at yung tinatawag din natin na toxic adenoma. Yung Graves' disease, karaniwan nakikita ho natin yan sa mga pasyente ho na nagkakaroon ng Graves' ophthalmopathy. Yung lumuluwa po yung mata. Nakakita na ho ba kayo ng may toxic goiter na lumalaki yung mata? Yan po yung Graves' disease. Ano ba yung mga senyales ng hyperthyroidism? Ang isa sa mga senyales po nga yan ay yung Graves' ophthalmopathy, yung lumuluwa po yung mata. Ano pa ho? Kung makikita nyo ho, yung kuko, no? Yung kuko ho ng merong hyperthyroidism ay merong tinatawag po nating onycholysis. Kasi ang normal ho, na lining ho ng kuko natin dapat pa straight lang na ganyan. Sa mga may hyperthyroidism, parang nag-wave pong gano'n. No? So, actually, sa mga ordinary ho, sa mga hindi po doktor, ay hindi ho napapansin yon. Pero ako po, napapansin ko po yung mga gano'n. Kasi parte ho yun ng physical examination ng mga pasyenteng may hyperthyroidism. So,
Thank you very much po sa inyong panonood. Ano po? So, I would appreciate very much po kung kayo po ay mag-like or mag-comment o kayo po ay i-share po ninyo itong Facebook Live natin para kung may mga kaibigan ho kayo may problem sa thyroid, I hopefully makatulong po sa kanila. At I will also appreciate it very much kung mag-send din po kayo ng stars. Yan. Okay? So, to continue po, ano ho ba yung mga kailangang gawin natin para malaman natin na merong hyperthyroidism ang isang pasyente? Ang unang-una ho ang nire-request natin dyan ay yung tinatawag ho na thyroid function test. Ano ba yung thyroid function test na yan? Examination po yan sa dugo, no? Kukuhanan ka ng dugo. Hindi ho kailangan ng fasting, basta kukuhanan ho kayo ng dugo any time of the day. Kung ang result po ninyo ay mababa ang result ng TSH nyo, ang FT4 at FT3 nyo po ay mataas, maaring meron ho kayong hyperthyroidism. Pwede rin po na kapag ang TSH nyo po ay mababa at ang FT4, FT3 nyo po ay normal, ang tawag ho namin dyan, subclinical hyperthyroidism. So yan ang isa po sa mga test na ano na binibigay namin. So karamihan ho ng mga pasyente ho natin lalo na dito sa Pilipinas ay minsan kulang ho talaga ang budget nila para mapagawa yung FT3, FT4 test kasi may kamahalan po yan. Yung tatlong test na yan, karaniwan nagkakahalaga yan ng mahigit 2,000. So, ako po, no, araw-araw ko nakakita ho ako ng mga hyperthyroidism, ang unang chine-check ko po ay yung TSH, no? TSH. Kasi yan po ang may pinakamataas na sensitivity at specificity ng any single test. So, yan po ang initial screening test ng may hyperthyroidism. No? At siguro tatanungin ninyo, Doc, ano ba yung pinagkaiba ng T3, T4 at saka FT3 at FT4? Kasi ang pinapagawa ko ho, yung FT3, FT4. Yun po ang pinakamaganda. Bakit po? Kasi ang T3 at saka T4 ay it is affected by protein binding, no? May mga sakit ho, katulad ng may mga sakit sa atay, or may sakit sa protina, no? Kapag mababa ang protein mo, ay nakaka-apekto po dun sa sa result ng T3, T4. Samantalang FT3, FT4 ay hindi po. Kaya ang pinapagawa ko natin ay yung FT3, FT4 at yung TSH. Yon. Ano po hong mga examination ang ginagawa? Ginagawa din ho natin yung tinatawag ho na thyroid scan. Kung saan merong machine po at merong ini-inject po at nakikita ho kung yung bukol nyo sa thyroid ay hot nodule or cold nodule, or makikita ko doon kung wala siyang bukol at increase yung uptake niya, yun yung nagsisignify po yun na meron ho kayong hyperthyroidism. Yun. Ano pa ho? Ang available ho sa province usually is yung thyroid ultrasound. Ang thyroid ultrasound po, doon makikita kung gaano ba kalaki yung thyroid gland mo, kung may bukol ba, kung anong klaseng bukol ba yan, tubig ba, or laman, or complex nodule na tinatawag, magkahalong tubig at saka laman. Yan ho yung mga pwedeng sabihin ng isang thyroid ultrasound. Ano pa po ang mga laboratory test na pinapagawa?
yung tinatawag po natin na mga thyroid receptor antibodies. Ito po, tinitignan ho kung positive ho kayo sa antibodies. Kasi kung positive ho kayo sa antibodies, malamang po, yan po ay yung tinatawag ho natin na autoimmune hyperthyroidism o yung mga Graves disease. Yan. Pero dito ho sa province, minsan po, hindi po available yan. At minsan hindi din po afford ng mga patient po natin. So, paano ba ginagamot ang hyperthyroidism? So, una po, syempre, kailangan maibsan po yung sintomas na nararamdaman ng isang pasyente. Katulad ng yung mga pagpapalpiti, pagtetremors, kailangan mabawasan or mawala. Nagbibigay ho kami dyan ng tinatawag na beta blocker. Yan po yung mga gamot katulad ho ng propranolol, atenolol, yung mga ganyan. Ang ginagawa ho niya ay pinapanormalize niya ho ang heart rate o yung heartbeat at pinapabagal niya yung heartbeat at nagiging less po yung hirap huminga ng pasyente. At ini-improve niya po yung physical functioning, hindi po kayo madaling mapagod. So, thank you very much po sa 144 na viewers. Maraming salamat po. Makinig lang po kayo para may matutunan po kayo. Kahit isa or dalawa lang po ng bagay na matutunan po kayo, malaking bagay na po para sa akin yan. So, itong mga beta blockers na ito ay hindi namin ito binibigay or cautious kami sa pagbibigay sa mga pasyenteng may hika o kaya yung may tinatawag namin na obstructive airway disease o yung mga patient na may Raynaud's phenomenon na tinatawag. So, yan. So, paano ho natin na ano pa ho yung ibang gamutan na binibigay natin sa may hyperthyroidism? Ano po? Yung mga anti-thyroid drugs po. No? Nagbibigay ho tayo ng mga anti-thyroid drugs. Yan po yung mga propyl thiouracil. Yan po yung mga methimazole, carbimazole. Ang problem ho dito sa mga anti-thyroid drugs na ito ay maaari ho na magkaroon ng side effects sa pasyente. O yung tinatawag ho natin na adverse drug reaction. Ano itong mga adverse drug reaction na to? Una po, maari ho na magkaroon ng allergy o kaya po yung parang nagpapantal-pantal po ang pasyente. Pangalawa ho, maari ho na magkaroon ng lagnat na may kasamang tonsillitis. Maari po na manilaw ang pasyente kasi ang metabolism po ng mga gamot na yan ay sa atay. Maaari po na maapektuhan yung WBC count ng pasyente o yung tinatawag ho natin na agranulocytosis. So, yan po yung i-watch out ninyo or yan po yung mga bagay na kailangang alam ninyo kung kayo po ay umiinom ng mga gamot na para sa thyroid gland or para sa toxic goiter. Yon, kasi once po na kayo po ay nakaranas ng mga yan, dapat po na bumalik ho kayo sa inyong doktor para mapalitan yung gamot ho ninyo. O ihinto nyo na ho, halimbawa ho, minum kayo ng gamot, nagkaroon ho kayo ng allergy, o nagkaroon kayo ng lagnat na may tonsillitis, itigil nyo po yung gamot, tapos pumunta ho kayo sa inyong doktor. So ano pa ho, paano ho ginagamot ang hyperthyroidism? So una muna, nagbibigay kami ng mga beta blockers, nagbibigay din ho kami ng mga anti-thyroid drugs, ang pangatlo ho is yung tinatawag ho na surgery or thyroidectomy. Ang isang may hyperthyroidism po, hindi rin po yan ora-orada na pinapa-operahan ng thyroid, hindi po. Kailangan normal muna yung kanyang T3, T4, TSH bago po natin siya ipa-opera. Kasi delikado po na ang isang pasyente po ay hyperthyroid,
Tapos, ipapa-opera natin. Maari hong magkaroon ho yan ng tinatawag ho natin na thyroid storm. So, yung sa mga bago pong nanonood, hello po, good evening. Sabi ni Zenery Natividad, ano ba to, or Gino from Aurora Province daw siya. Hello. So, don't forget ho, i-like ho, mag-comment po kayo, and then, paki-share po itong video na to. Thank you very much po. At yun din po, pwede ho din kayong magbigay po ng stars. Thank you po. And then, ano po ho yung paano ho bang gamutan ng ano, hyperthyroidism? Meron ho tayong tinatawag na radioactive iodine treatment, no? RAI therapy. Iodine 131 radioactive iodine therapy. Karaniwan ho ito, binibigay ho namin yan sa mga pasyente ho na matagal na ho may hyperthyroidism at hindi po gumagaling sa tableta. So maganda ho na mag-undergo sila niyan para matunaw na ho ang thyroid gland nila. Sa mga pasyente din ho na nagtatrabaho abroad, usually ho hindi ho sila nakiklearance na magtrabaho abroad kung hindi sila mag-undergo ng radioactive treatment. Yung mga may sakit ho sa puso, yan, nigre-radioactive treatment ho kami. No? At yung mga pasyente ho na may mga comorbidities, ibig sabihin yung mga pasyente ho na may ibang sakit, katulad ho ng may sakit sa puso, o kaya may mga diabetes, mga ganyan. So, yun po, actually ho, sa aking practice ho, dito sa Isabela, marami ho akong patient na nag-undergo na po ng radioactive treatment. Karamihan ho yan, yung mga may complications na po. Halimbawa, yung mga pasyente may hyperthyroidism at may komplikasyon na ho sa puso. Yung mga nagkakaroon ng thyrotoxic heart disease. nire-recommend na ho namin sila na mag-undergo ho ng radioactive treatment o kaya po yung mga nagkakaroon ho ng tinatawag natin na thyrotoxic paralysis, yun po, ina-advise ho natin sila na mag-undergo ng radioactive treatment. So parang may nakita ka dito na nagbigay ng sa mga ba yun? So anyway, mamaya ho, babasahin ho natin lahat yung mga comments ninyo. Ito si Joanna Basubas Andaya. Nag-send siya ng 35 stars. Thank you, Ma'am Joanna. Okay, nag-undergo daw siya ng radioactive ng year 2010. Yun. Hello, thank you, Ma'am Joanna, sa yung 35 stars. Yan. So, yun, mag-ano na ho tayo ha, mag-entertain na ho tayo ng questions. Titignan ko na ho yung katanungan po ninyo, no? Mag-start ho tayo sa pinaka-taas, pinaka-una po, no? So, okay, hindi ko masyadong mabasa. Wait lang po. Okay. So, Mayan Raffles, Bang Asopra, Lyrabel Batalier, hello po, Florenda Inere, Cherry Sagon, Rachel Directo, good evening po, Sir Ma'am Beng Asopra, hello po, Aljan Albano, Gina Fernando, si Heart V, Lopez Castillo, Jomaira, hello po, Michelle Domingo, Osi Santiago, Lorely Lumaday, hello po, Ma'am Marilyn Castillo Carabacan. Nasa Spain na kaya si Ma'am Marilyn. Hello po, Sir Emerson, Andres Senior, Bong Asupra, Imelda Cerezo, River Fresh Castillo, Teddy Baldonasa, good evening po. Marlita Mangadap, hello po, good evening. Maricon Biluan, good evening, Princess Lagua. Lyrabel Batalier, kumusta po kayo, Ma'am Lyrabel?
Susana Tayaw, Femi Fragata, wala po akong alog, di ko po kayo mapanood, sabi ni Ma'am Emmy Fragata. Pwede naman kung ano yan, ulitin po, no? Okay, Cherry Lagarto, Maymay Faura, watching from Naples, Italy, si Ma'am Irene Ortega. Wow, nagpapahinga siguro si Ma'am. Ang alam ko ho sa Italy, parang 6 hours po na, ano po kayo, ano? 6 hours na behind, no? So, Rose Marfield, Judy, ano to, Judy Raflon, Maymay Faura. Sabi ni Maymay Faura, positive daw siya, low, hyper daw si Maymay. So si Maymay daw may hyperthyroidism. Hello po Ma'am Susana Tayaw, Vea James, Arnold Palpalatok. Okay, walang boses daw si Maymay Faura. Okay, good evening, my Maymar Corpus, Edu Cruz, hello po Ma'am. Alma Alcantara, bakit po ba marami ang may hypo? Sinong Alma Alcantara? Yung hypo po, parang kabaliktaran po yan nung dinidiscuss ho natin na hyper. Ang hypo po, ibig sabihin yan, kulang ang thyroid hormone mo. Maaring resulta yan ng pagpapa-opera mo ng thyroid gland o resulta ng radioactive treatment o resulta po yan ng ano, ng pagkakaroon ho ng autoimmune thyroiditis. Hello po Ma'am Josefa Senera, God bless, Emily Valdez, Rudy Balion, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Good evening po, Judy Relion. Sa August po, pupunta po kami ng Cebu. Badet Mateo, hello, Imelda Cerezo, Krisha Sabado, Leia Barabo, Cheryl Pantig, brownout po dito sa Tabuk, Kalinga, kaya hindi ako maka-join sa live, Doc. Pakisagot na lang yung tanong ko kanina. Thank you, Doc. Sige, mamaya hating na natin. Okay, Maridel Leabres, Maymay Faura, me now hyperthyroidism, Doc. I'm in Kuwait now. Maymay Faura, kung ikaw ay may hyperthyroidism at nasa Kuwait ka, kailangan mong magpa-check up sa doktor mo, ha? Dapat hindi ka nawawala ng gamot. Kasi baka ikaw ay ano, magkaroon ho ng infection at eventually magkaroon ho kayo ng tinatawag na thyroid storm, no? So, huwag niyo hong pababayaan yung hyperthyroidism nyo. Kailangan iinom po kayo ng gamot. Nenita Ziazon, hi Doc, good evening. Rian D, Mary Ann Encinares, good evening. Ronalan Abueno, watching here from Santiago City. Hello po Ma'am Edu Cruz. Sam Pataguan, watching from Tuguegarao City. Sam Pataguan, Crystal Season, hello po. Pearly Pisano, Estela Bienvenida, Mary Macale, April De Guzman. So ito, may tanong si... May tanong si, ato, Kathy Sipagan, nagkaroon po ako niyan, Doc, nagamot naman po, nagagamot po ako ng 1 month, tapos nagpa-T3 po ako sa awa ng Diyos, bumaba naman po at naging normal po siya. So, mabuti ho kung ganun, ma'am, pero i-monitor nyo lang din ho sa mga nang kung magkakaroon ho ulit kayo ng symptoms, kasi ang gamutan ho ng hyperthyroidism ay matagalan po, hindi po yan parang trangkaso na isang linggo lang ho, gumagaling na. Cirilo Tolentino, hello, Emmy Descalso, Lourdes de los Deng Santos, hello. Hello Ma'am Lourdes, alam ko, patient ko po ito si Ma'am Lourdes. Veronica Evangelista, watching from Candelaria, Quezon. Tanong ko lang po, alin po ba ang mas delikado sa dalawa? Hyperthyroid po ba yun? O yung isa, di ko po alam. Sa hyperthyroid, actually, actually pareho po, no? Lalong-lalo na pag hindi po kayo nagagamot. Pero mas maraming nagiging delikado po ang hyperthyroidism. Kasi po ang hyperthyroidism, maaaring apektuhan niya talaga yung puso. Maraming komplikasyon ang hyperthyroidism pag hindi nagamot. Yung hypothyroidism,
Actually, marami ding complications sa hypothyroidism, yung kulang naman sa hormones, no? Pareho lang sila na kapag hindi sila nagamot, ay nagkakaroon ho ng mga complications. Crystal Season. I'm pregnant po. Ano po mas safe na birth plan para po sa amin ni baby? Crystal Season. Anong ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba ay may hyper? Ikaw ba ay may hyperthyroidism, Crystal? Kasi kung may hyperthyroidism ka, kung may hyperthyroidism, sandali po ha. Kasi kung may hyperthyroidism ka, mas maganda ho na i-control nyo ho muna ang inyong hyperthyroidism bago ho nyo planuhin na kayo po ay magbuntis. No? Ganun din ho kapag kayo po ay may hypothyroidism. Kailangan ho na ano na normal ho ang thyroid function test po ninyo bago ho kayo magbuntis. Kasi makakaapekto ho talaga yan sa inyong pagbubuntis or sa magiging outcome ng baby po ninyo. Irene Sabaluca Magulang, Marines Makale, marami po ba gumagaling sa hyperthyroidism? I have goiter, sabi niya. Opo naman, gumagaling po ang may hyperthyroidism. Gumagaling po yan, ma'am. Hindi po yan na may solusyon po dyan. May nagagamot po siya. Watching from Caloocan, Camarines, sabi ni Cato Sipagan, Jean Pacanya, Cristobal Lilibeth. Ay, hello po, Ma'am Rowena Peran. Melet Saludes, hello po. Leonides Dayang, Jean Jack Pimentel, hello po. So, sabi naman ni Sandra Avancenia. Dok, tanong ko lang po, nung buntis po ako, nagpa-check up po ako sa inyo, yung gamot ko po, 10 mg na Levo. Ngayon na lang alam ako, 10 mg pa rin po ba? Ganito, Sandra Avancenia. Ang levothyroxine ho, walang 10 mg. Baka 100 mg 'yan. At ano ba 'yung dahilan ng pagbibili natin ng levothyroxine? Maaring hypothyroid po kayo, kaya po kayo nag-levothyroxine, di ho ba? Actually ho, tutuloy-tuloy niyo lang ho 'yan. Kung ang dahilan ho ng pagbibili natin ng levothyroxine, which is palagay ko oo, ay 'yung hypothyroidism, tuloy-tuloy po yan. No? Lifetime na gamutan po yan. Ang maaaring magkaiba lang po ay yung dosage. Kasi kapag buntis ho kayo, maaaring mas mataas po yung dosage ng levothyroxine ninyo kesa kapag hindi po kayo buntis. Pero just the same po, dapat tuloy-tuloy. Volet Salvo, good eve, doktora, na-miss kita, matagal walang paramdam. Ay, nagkano naman ho ako, Ma'am Volet. Nag-Facebook live din ako nung Saturday. Last Saturday yata yun, or last Friday. Chari Bestes, hello. Tano Jenny, hyperthyroidism din siya. Okay, Jack Kureg, hello. Afetalco, I'm here in Lipa City, sabi ni Ma'am Afetalco. Louisette Tamani, hello, Annalisa Domingo, Veronica Salvador Evangelista. Pangbata po ba nagkakagoiter din? 15 years old, the lucky. Opo naman, ma'am. Bata po, nagkakaroon po ng hyperthyroidism. Mari Presenya Bahay, hello, Remedios Rilliorta, Marita Escurame, Diane Cardenas, Heidi Villamorte, good PM Doc. Ilang buwan po ba ang follow-up check-up ng hypothyroid? Kapag kayo po may hypothyroid at nagbe-maintenance ho kayo ng levothyroxine, actually kahit po 3 months o 6 months or every year, depende po kung controlled na po ang inyong TSH level, pwede naman po, basta ituloy-tuloy nyo lang po yung gamot. Mel Cabuay, hello, Sally Rivera, Jose Tayaban, Aloha Fetalco, siya daw meron daw siyang nodule. Tessie is watching, Arabel Pugo, Jing, hello Doc, always watching you from Singapore. Hello Jing
Valeriano. Valeriano, Valeriano. Hello. Kumusta? Kumusta ang mga kababayanhan natin sa Singapore? No? Sa inyong mga OFW, bawal mo talaga dapat ang magkasakit. Denia Ancheta, Chenzen Kezer, watching. Marisan, hello. Alejandro Quizon, Lupawid. Mel Ramos, hello, Jing Valeriano, watching from Singapore. Hello, Jing. Tony Iselis, Alma Alcantara, Tams Gina, Ismael May Anli. Dok, madami ako sintomas yan. Ano bang dapat na gawin? Kung may mga sintomas ho kayo niyan, maaari ho kayo magpa-check up sa inyong doktor at maaari ho na i-ano niya po yan, mag-ano po siya niyan, papa-examine niya po yung dugo po ninyo. Diakan, ano po ang bawal na pagkain? Kapag sa hyperthyroidism po, ang bawal po, mga iodized salt, seafood, seaweeds. Yun pong matataas sa iodine. Yun po ang bawal sa merong hyperthyroidism. Si Janice Busilak, Dok, ako Dok, matagal na nodule ko sa leeg, left and right, pero di naman lumalaki. Mabuti po kung hindi lumalaki. Kasi kung lumalaki ho yan, kailangan nyo ho ng magpa-fine needle biopsy. Marla Reyes, thank you po Dok for the explanation. You are welcome. Angelito of Fresia Ayas, hello po. Franz Quintin, hello. Carol Halazgo, hello. Mary Chris Francisco, Dok, mababa po kasi ang aking TSH. 0.05 lang po. Ano po kaya ang dahilan pagbaba nito? Lali mo kayong may hyperthyroidism, ma'am, kung mababa po ang iyong TSH level unless umiinom ho kayo ng mga levothyroxine. Irene Legamon, watching. Eulalia Albano, Cheryl Johanna, hello po, Johanna Basubas, Andaya, maraming salamat. Jan Sabado, Maribel Prime, Bads Lance, good evening po. Richard, watching from Kawayan, doktora, sabi ni Richard, nandito pa siya sa ano, nandito pa sila Richard sa Kawayan, no? Okay. Notrof Alma, hello. Iris Mercado, Mary Valenzuela, Fe Ambrosio, Elda Pontisica, Hedelina, salamat. Jeneline Vlog, hello. Grace Lamog, Oscar Estrella, Jason Saldivar, hello po, watching ito. Si Noita de la Cruz, no? Sabi niya, good evening po, doktora, may hyperthyroidism since July. Every 3 months check up ko, yung latest lab ko. TSH 6.8, FT4 17.3, FT3 5. Nagtatake po ako ng Tapdin at Carvin para makontrol ang heart rate ko. May nakakapa po na bukol. So, Ma'am Lloyd de la Cruz, ang TSH medyo mataas na. Hindi ba binawasan ng doktor mo yung iyong Tapdin? Kasi medyo ano na po, tumaas na po ang TSH. Ibig sabihin po, medyo sobra na po yung dosage po ninyo. So, pwede na po yan bawasan. Rachel Vargas at Chensa, hello. Watching from Bulacan, si Gemini Balukan. Hello po, Ma'am Eddie Tayoyo, Eden Tayoyo. Hello, ang aking cousin, ang aking pinsan, si Julius Antonio Bernal na nasa Middle East. Rachel Ann Atienza, Yoli Corporal, sabi niya, Maria Luisa Garcia, Carol Santos Pamitan, Chari Pascua, yan, Doc, si Doc Jeanette Pintado Jones, hello po ma'am, hello Doc. Hello Doc, good evening po. Gemma Manlongat, hello, ito si, sino ba to? Riane Guaves. Doc, normal ang TSH ko pero mababa ang FT4 ko at mababa lang ng konti ang FT3 ko. Subclinical hypothyroidism po ba yun, Doc? Ang subclinical hypothyroidism, normal ang TSH at mababa ang FT3 at FT4. So, maaari po na
Hindi, sorry. Ang subclinical hypothyroidism ay mataas ang TSH at maaaring normal ang FT4 at FT3. Pero ang sayo kasi, normal ang TSH niya, pero mababa ang FT4 at mababa lang ng konti ang FT3. Baka po, pag ganyan ho kasi ang thyroid function test, maaari ho na naggagamot ho kayo. Kaya ho, mababa po yung FT4 at FT3 nyo. May gamot ho ba kayong iniinom? Rian Guaves. Okay. Edita Lazaro Esquivel. Hello po, ma'am. Eleanor Gregorio. Lina Balondo. Rowena Eslabon. Ito si Tano Jenny. Inderal propranolol po, doc. Allergic ako. Nagpantal-pantal buo kong katawan. Ang ano po, ma'am, ang propranolol ho, hindi po yan nakaka-allergy. Ang nakaka-allergy po, yung mga anti-thyroid. Katulad ng PTU, ng mga methimazole, carbimazole, yan. Pero ang Inderal po, hindi po yan nakaka-allergy. Zenerin, Natividad Ugino, watching from Aurora Province. Cecil Aguilar, Haven Agabin, Jonalyn Pangilinan, Jonalyn Antonio Pangilinan. So si Marla Reyes, ang gamot daw niya is levothyroxine. Okay. May Angelos Reyes is watching Helen Grace Gumpal, Chi Iglesia. Good evening, Doc. Watching from Cagayan Valley, si Manny Lin. Aida Custodio, Alma Alcantara, Eden Moreno. Hello po from Cavite City, si Ann Discan. So si Mary Telmore, sabi niya, Doc, ito po result ngayon lang. Latest FT3, 2.6, FT4, 1.2, TSH. Normal po yan, ma'am. Mary Telmore. Normal na po ang TSH level niyo. Okay, Vina Macerado, Trinidad, Regine Ching Rightcliffe. Yan. Okay, good evening, Arsenia Octarino. Hello po. Pwede po ba ang hyper at solid nodule doc sa RAI? Jeneline Moso Vlog. Ang hyper, ang radioactive iodine treatment, ang ginagamot talaga niyan sa hyperthyroidism yan. Ngayon, paano ho pag kayo po ay may solid nodule? Kailangan ho muna na masigurado na hindi delikadong bukol yung solid nodule mo. Bago ho yan mag RAI. Or dapat sa thyroid scan, may uptake po yan. O yung tinatawag po natin na hot nodule, bago ho namin i-radioactive yan. Kasi ho, kapag nag-radioactive ho kami, tapos cold nodule yan, ibig sabihin hindi siya nag-uptake ng iodine-131, hindi po yan liliit, yung solid nodule na yan. At ang mahirap pa, kapag ni-radioactive namin yan, tapos it turned out po na cancer pala yan. No? So, ang ginagawa ko namin, pag solid nodule, pag bukol po, kailangan ho na ipinapabiopsy muna. Pinapabiopsy muna or nag-undergo ho ng thyroid scan. Pag yung thyroid scan, napakita doon na ano siya, na hot nodule siya, yun, pwedeng mag-radioactive ang solid nodule. Kasi, kapag magandang uptake niya sa iodine-131, ibig sabihin nun, matutunaw yun. No? Yun. So, hindi ho kami basta-basta re-radioactive sa isang solid nodule. Binabiopsy ho muna yan. Hello po, Ma'am Virgie Padaka. Good evening po, Doc. God bless po. Ayan. Helen Gumpal. Pasyente ko daw siya. Watching from Pangasinan, sabi ni Marla Reyes. Okay, Manilin. Doc, sakali may goiter, ano pong mabawal na kainin at bawal gawin? Ano po, ma'am? Depende po yan sa goiter kung hyperthyroid ba or hypothyroid. So, kapag hyperthyroid, syempre bawal yung mga
mga ano, mga rich in iodine na pagkain katulad ng mga iodized salt, seafood, seaweeds. Sa hypothyroidism naman po, depende po sa hypothyroidism naman po, umiwas ho sa pagkain ng madami na madaming mga root crops. Kaya sabi nila mga ano daw, mga cabbage, etc., broccoli. Pero actually, ano lang naman ho 'yon, bawal ho 'yon kung sobra-sobra ho ang kinakain po ninyong ganun. Pero kung pakonti-konti lang naman po, hindi naman po bawal 'yon. Okay, si Ma'am Jason Saldivar, salamat dahil ako may hyperthyroidism pero po hindi na ako nakapagpo-check up. Minsan po uminom na lang ako ng ano to? Alak? Ano po gawin ko to? Bawal po bang alak? Ay, actually, wala naman akong sinabi talaga na bawal po ang alak sa may hyperthyroidism. Pero po, kapag kasi kayo ay may hyperthyroidism, syempre, mabilis yung heartbeat ninyo, ganyan, nangangayayat kayo. Tapos pag iinom ka ng alak, edi lalo hong magiging malala po yung nararamdaman po ninyo. So, hindi ho maganda ang alak, no? Doktora, ano bang bawal na pagkain? Nasagot ko na yan sa hyperthyroidism. Ang bawal na pagkain sa may hyperthyroidism, yung mataas sa iodine. Katulad ng iodized salt, mga seafood, seaweeds, yan. Sabi ni Eunice Beran, Doktora, share ko lang po kayo, ang doktor ng nanay ko po 15 years ago, may hyperthyroid. Ang treatment po na binigay niyo ay radioactive iodine. Ah, okay. 15 years ago. Tama, 15 years ago, meron na noon radioactive treatment. So, okay. So, kapag nag-radioactive po ang pasyente, ano po, magpa-TSH po, hindi na ba nakapagpa-check up ang mother mo? Maganda ko kung magpa-TSH na para alam natin kung ano na po yung level ng TSH niya, kung kailangan bang maggamot, kung kailangan bang i-adjust yung gamot niya. Maymar Corpus, Dok, bakit kaya ganun? Kung kailan isang buwan na akong umiinom ng Carbimazol, ngayon lang po ako nagpantal-pantal po, Dok. Actually, tama ho kayo, no? Na bakit isang buwan ka nang umiinom, ngayon ka lang nagpantal-pantal. Meron ho kasi tayong tinatawag na late na hypersensitivity reaction or delayed hypersensitivity reaction. Pwede pa rin ho yan, ma'am, na mangyari na kahit isang buwan ka nang umiinom ng gamot, ay mag-allergy ka pa rin. Pwede pong mangyari yan. So, ang pinakamabuti dyan, ay pumunta ka sa doktor mo para mabigyan ka ng gamot para dyan sa pantal-pantal. Usually naman, mga cetirizine lang yan. At papalitan po yung Carbimazole mo. Hello po, Noraline Abrea, Mylene Nimay. Hello po, Ma'am Virgie Padaka. Thank you po sa iyong 50 stars. Si Ma'am Virgie Padaka, mula pa noong unang-una po akong nagla-live, lagi po siyang nagsisend ng stars, no? Parang walang paltos yata. Every time na mag-Facebook live po ako, nagbibigay si Ma'am Virgie Padaka. Simplesia and Tisha, hello po. Hello po, Doc, sabi ni Tano Jenny. Bawal po ba ang Nescafe Decaf sa may hyperthyroidism? Pag Nescafe Decaf, tingnan nyo ho kung nakakasanhi din ang palpitation. Kasi bawal ho ang coffee dahil nakakasanhi ho siya ng palpitation, kaya po pinagbabawal yan. E di ba pag hyperthyroid ka e nagpapalpitate ka, e di lalo ka magpapalpitate pag iinom ka ng coffee. Cherry Lagarto, Duke, good evening, may hyper po ako kahapon, nagpa-ultrasound po ako, may thyroiditis po ako. Nakita, delikado po ba to? Salamat. Hindi naman po, may gamot po dyan. Hindi naman po delikado yun. Okay. Ann Diakan, hello. Sanchez Apple, hello. Good evening po from Balintawak, Quezon City, Alma Alcantara. Hello po, Ma'am Fina De Plata. Thank you po for sharing. Okay, Mary Ann Reyes. Okay, ito.
Good evening, Doc. Ask ko lang po, Doktora, kung lifetime na po ba ang pag-inom ng levothyroxine 25? Tapos sinahati pa po yung tablet. Depende po yan. Kung binigay sa inyo yung levothyroxine para palitin lang yung bukol nyo, hindi po lifetime yan. Pero pag binigay po yung levothyroxine na yan, para ma-correct yung hypothyroidism nyo, lifetime na po yan. Habang buhay na po yan. Grace Trinidad, hello. Bernadette Cabocana. Mary Villa, hello Doktora. Hyper ako, 20 mg top din, pero pinalitan na ng 5 mg clopidogrel at losartan ang iniinom ko. Hininto ko na ang Inderal kasi di naman ako nagpapalpitate. Good for you, no? Mary Villa, ibig sabihin niya, nakokontrol na ang iyong hyperthyroidism. Ann Mercado Rosario, hello Grace Trinidad, relate po ako, sabi ni Grace. Arlene Labitoria, hello po Doc, good evening. O, kilala ko din si Arlene, nag-undergo yan ng radioactive noong 2 weeks ago yata or 3 weeks ago. Ayesha Silva, good evening. Nora Abreya, hello Doc, good evening. Hello po. Remedios Florendo, Pamela Clemente, hello, watching from Bicol, Albay, Yoli Santor. So sabi po ni Veronica Salvador Evangelista, hindi hypo doktora, paano po ba malalaman kung hyperthyroid o hypothyroid? Malalaman yan sa pamamagitan lang ng pag-undergo ng laboratory test na tinatawag na thyroid function test. Yun yung TSH, FT3, tsaka FT4. Rose Uno, Doc, effective po bang radioactive? Ano pang side effect? Very effective po ang radioactive treatment. Actually, wala akong side effect ang radioactive. Except that, kapag natunaw talaga yung thyroid gland mo, which is yun naman po talaga ang gusto natin, maaari hong maging hypothyroid kayo. Pero po, sa mga pasyente ho na meron ng complications, katulad ng may complication sa puso o may lulumpo-lumpo, gusto ko talaga namin na gawing hypothyroid ang pasyente. Pati na rin ho doon sa mga nakaranas ho ng thyroid storm, mga ganyan, gusto ho natin na maging hypothyroid na po ang pasyente para mag-ano na lang po siya, mag-hormonal replacement na lang po. Pero kung hindi ho naging hypothyroid ang patient, syempre gusto ko natin na normal pa rin po after the radioactive. Pero may chance ho talaga na maging hypothyroid ang pasyente na nag-radioactive. Grace Trinidad, Doktora, may contribution po ba ang paggamit ng injectable na family planning sa pagkakaroon ng hyperthyroidism? Family planning, hindi naman po. Okay, Nora Abreya, paano po nalaman na mayroong hypothyroidism ka na, Doc? Ano simptomas mo? Ang hypothyroidism ano yung mga simptomas ng hypothyroidism? Kabaliktaran ho ng hyperthyroidism. Laging parang pagod, ginawin, masasakit yung mga kasukasuan, irregular ho yung regla, yung iba sobrang dami ang pagre-regla, yan po, mabagal kumilos, mabagal mag-isip, yan. Ann Rosario, Ann Mercado Rosario, ano daw ang ibig sabihin ng non-toxic multinodular? Anong ibig sabihin ng non-toxic multinodular? So, isa-isahin natin. Non-toxic, ibig sabihin niyan, hindi po siya hyperthyroid. Ibig sabihin ng non-toxic goiter, ang normal po ang T3, FT3, FT4, TSH, normal po yun. Ibig sabihin, wala po siyang symptoms ng hyper or hypothyroidism kasi normal po yung TSH niya, FT3, FT4. Multinodular, ibig sabihin po ng multinodular, marami hong nodule, maraming bukol yung thyroid gland niya. So, yun po. So, ibig sabihin ng non-toxic multinodular ay hindi po toxic goiter yan,
wala akong nararamdaman, hindi po yan hypo, hindi po yan hyper, kundi normal ang thyroid function test niya at may mga bukol-bukol siya sa thyroid gland. Okay? Hello po, Girly Bea. Hello po, Mary Andarbin. Marla Reyes. Ako po nagpa-opera ng hypothyroidism. Nag-graduate po ako. May maintenance ako na levothyroxine. Tama po, Ma'am Marla Reyes. Kailangan niyo hong mag-maintenance na po. Mayroon po ako bukol sa leeg, pero di naman daw po thyroid, sabi ng doc. Anong klase kaya yan? Kung hindi siya sa thyroid. Watching from mga Danan. Hello, Jericho Bungag. Hello po, Ma'am Sofia Galapon. Hello po, watching from Barcelona, Spain. Joanne Rosales Bughaw. Yan, sana makarating din ako minsan dyan sa Barcelona, Spain. Akira, Akira. Hello, Karen Fernandez. Hello, Nora Abrea. Last yesterday ko po, T3, wala pa naman daw ako thyroid, pero matagal na po yung symptoms. Po ba ito like what po? Ano po? Last year ko po, T3, wala pa naman daw akong thyroid. Ayan, wala daw naman po siyang thyroid last year. Ayan. So, sabi naman ni Rihanna Guaves, Doc, subclinical hypothyroidism po ba normal? TSH mababa konti. Opo, tama po. Levothyroxine po ang gamot ko. Okay. Pwede naman po. Sabi ni Zaverina Natividad Urgino, ako po yung ni-radioactive niyo po noong 2021. Doktora, tumaba na po ako ngayon. Dati po 46 lang kilo ko, ngayon po 65 na. Maraming salamat po. Kailangan niyo kong magpaano, Mama Zenerine Natividad Urgino. Kailangan niyo kong magpaano, magpa-TSH. No? Para ho, baka ho nag-hypothyroid na po kayo. Kasi sabi niyo, sobrang tumaba na po kayo. Kailangan ho ninyong magpa-ano, TSH. Ha? Chip Medina Ancheta from Etchage, Isabela. Jenaline Vlog, ako po Doc, hyperthyroid solid nodule 3.9, ang bukol, pwede po ba ako radioactive or opera talaga? Mas maganda siguro kung ganyan ho kalaki yung solid nodule nyo, mas maganda ipatanggal mo through surgery po. No? Kasi pag radioactive, baka hindi po yan matatanggal. Okay, okay po, sabi naman ni Jessa Morden, Doc, okay lang po ba gamitin yung pills na binibigay sa center? Pwede po, no problem. Maganda naman po yung mga kahit po mga nasa center po na mga pills, mga gamot. Okay lang po yun. Mary Talmor, Doc, ako po hyperthyroidism na diagnose 2018 nung nasa Qatar po ako. Nung umuwi po ako, nakapagpagamot po ako dito sa atin sa Pilipinas at once nakapag-radioactive na po ako. Then 1 year na po ako hindi nakapagpa-consult po last week. Lab po ako nagpa-lab test. Ito po yung result. Ang test is 1.31. Po Doc, hyper po din po ba to? Hindi na po ma'am. Normal na po yung TSH level niyo na 1.3. So very good po. Successful lang yung pagpaparadioactive. Watching from Cavite, Cheryl. Ayan. Thank you very much, sabi ni Marla. Thank you din Marla. Pa-share na lang po. Paki-share na lang po yung itong ating ano. At ang video po, pa-share, pa-like, maraming salamat po. Zenerin Urgino, tanong ko lang po kung pwede po ba ako magbuntis. Pwede po. Pwede po, pag nag-radioactive ko kayo, 6 months lang po pwede na ako kayo magbuntis. Okay, Marilyn Obado, good evening Doc, pag tanggal na po ang buong thyroid, meron pa din po hypo at hyper sa thyroid. Wala na po. Pag natanggal na po yung thyroid gland ninyo, edi wala na hong gagawa ng hormone. So, hypothyroid na po kayo at lifetime na ho kayong iinom ng levothyroxine. Kasi wala na nga ho kayong thyroid pag pinatanggal nyo na. Arsenia Octalrino. Anong dahilan bakit pag hypo ay minsan hindi na nagme-mens? Tama po. Kaya hindi nagme-mens ang isang pasyente ng hypo ay kasi kailangan ho talaga ng ano din ng thyroid hormone po, no? Sa
sa thyroid hormone po, kailangan po. Ang isa nga sa symptoms po ng mga hyperthyroidism, hindi po sila nireregla. No? Kasi na, sa hormones po. Hello po, Doc. Erani Arguno ba to? Arguno. Hello, Doc. Good evening. Nakapag-take po ako ng radioactive 2020 pero hindi pa po ako nakafollow-up check-up. I mean, mag-follow-up check-up po kayo at magpa-TSH po kayo bago po kayo pumunta sa doktor nyo. Cheryl, no? Doc, matagal na po ako may hyperthyroidism. Nitong March yung ultrasound ko, may nakita na nodule. Impression po, hyperechoic solid mass lesion. Both thyroid, waiting po maging normal blood test. Operation lang po ba talagang paraan para mawala siya? Kung malalaki na ba yung bukol nyo, mas maganda patanggal nyo na lang po. Okay? At kung yung result din ng biopsy mo ay hindi ho maganda, mas magandang patanggal nyo po. Si L. Ash Aciboy, nagka-hyperthyroidism po ako nung buntis. May possibility po kaya meron after pagkapanganak? Opo, maaari po. Pwede po. Emily Valdez, I always watch you, Doc. Thank you for your live. I've learned a lot. Thank you po. You're welcome, Ma'am Emily Valdez. Salamat po. Rosalina Pelayo, hello. Maria Liza. Sabi ni Annalie Rodriguez, good evening, Doc. Tanong ko lang po, kapag po ba may hyperthyroidism, may possibility na mag-hypothyroidism? Opo. Opo. Pag hyperthyroidism, kaibig sabihin, sobra-sobra yung hormone na ginagawa ng katawan mo ngayon, syempre bibigyan ka ng doktor mo ng mga gamot na anti-thyroid. So, minsan pag sobra-sobra po yung binigay na gamot sa'yo na anti-thyroid, maaaring maging hypothyroid ka. At meron din po kaming tinatawag na autoimmune thyroiditis, kung saan may tatlong phase yan. Unang phase, yung hyperthyroidism, pangalawa po, nagiging normal, and then pangatlo po, nagiging hypothyroidism. Okay, Doc, pag sabi ni Candy, Doc, pagbatas po ba ang FT3, FT4, pero normal ang TSH, hyperthyroid na po ba yun? Baka ho, laboratory error. Marami hong ganyan, no? Ingat ho sa pag-i-interpret ng mga lab results. Kasi yung TSH mo na normal at mataas na FT3, FT4, medyo may something wrong yan. Pag hyperthyroid po, dapat mataas ang FT3, FT4 at mababa po ang TSH. Hello po, Lynn Revolado. Okay. Sabi naman ni Rian Guaves, Doc, sa clinical hypothyroidism po daw po ba ako ang TSH ko po normal? Okay. Pinag-take daw siya ng levothyroxine. Si Jel Limbaga, ano po bang gamutan pag colloid nodule? Actually, ang colloid nodule po, ibig sabihin yung bukod po ninyo ay hindi naman po delikado or hindi cancer. Karaniwan, nagbibigay lang po kami ng mga levothyroxine para po hindi na po lumaki yung bukol at para masupress po yung paglaki niya. Watching from Tugigaraw, si Rich Manning. Ano pong dapat kinakain ng mga may hyperthyroid? Yun nga po yung sinabi ko na ho yung mga bawal na kainin. Yung mga the rest po pwede pong kainin. Basta wag lang ho yung mataas ang iodine content. Cherry Lagarte, Alagarto, hyper po ako kahapon, nagpa-ultrasound po ako, may nakita na may thyroiditis po ako. Delikado po ba ito? Hindi po delikado ang thyroiditis. Hindi po. Rian Guaves, Doc, pinag-take po ako ng levothyroxine 50 mg para sa subclinical hypothyroidism ko. Pwede po. Okay. Sabi naman ni Jane Vasquez, almost 5 years ng normal ang TSH, FT3, FT4, pero pinapatuloy pa rin ang gamot. Forever na po ba yan kahit normal naman na po? Baka ho kasi, kayo po ay hypothyroid. Anong gamot po ang, sorry po ha, Ma'am Jane Vasquez, anong gamot ho ang pinapainom po sa inyo ng 5 years po? No? Baka ho levothyroxine. Baka ho hypo kayo or hyperthyroid kayo. Ano ho kay ano ba yung pinapainom na gamot sa iyo hindi mo sinabi dito?
Alma Danos, ano po bang symptoms ng hypothyroidism? Operado po ako, inalis po yung thyroid gland ko sa left side kasi may nodule. Pero benign naman yung nakuhang bukot. O, di mabuti po. Okay. Sabi ni Judy, salamat daw sa mga info. Thank you po. Nati Castro, Doc, paggamot po ako 2 years, babalik po bang hyperthyroidism ko? Maari po. Maari po. May mga ganung mga pasyente po. Jonaline Pangilinan, okay lang po ba na mag-take ng levothyroxine kahit breastfeeding? Pwede po. Pwede po. Kung yung levothyroxine ay ginagamit po na para sa gamot ng hypothyroidism, pwede po yan kahit ang breastfeeding. Pero kapag ang levothyroxine ginagamit para paliitin lang yung nodule or for thyroid hormone suppressant po, ay maaari pong kahit kung pwede hong hindi mo na siya inumin. No? Okay, mag-ano nga ako tayo? Yung mga ano po, yung mga nagbigay ko ng mga katanungan. Si Cortez LB, pag hyperthyroidism po, isa sa mga simptomas po ba yung palaging nahihilo? Hindi po. Girlie Abelera, hello po Doc, nag-normal po ang laboratory ko, pero bakit po may mga simptomas pa ako ng hyperthyroidism? Kagaya ng pagtaas ng blood pressure at palpitations po. Maari po na yung pagtaas ho ng blood pressure po ninyo at palpitation ay hindi po dahil sa hyperthyroidism nyo. Baka talagang may hypertension po kayo. Okay? Okay, sige. So, ito naman. Okay, sandali. Good morning, doktora, sabi ni Glyza Leona. Paano po ginagawa ang TSH? Sa blood sugar po kasi, need ng fasting at test ng dugo. Sa TSH po, ano po ang need? Wala po. Wala pong fasting ang TSH. Basta pumunta lang po kayo sa laboratory. From Michelle Martin. Doktora, dati po payat ako, may hyperthyroidism. Ngayon parang di naman na normal pagtaba ko. May possible po ba hypothyroidism na ako, doktora? Maari po. Kaya nga po, kailangan i-monitor po ang inyong TSH level kapag naggagamot po ng hyperthyroidism. So, maganda ko kung magpa-check ko kayo para malaman ninyo kung nag-hypothyroid na ba kayo or baka sobra na po yung gamotan ninyo. Maureen Cabanilla, normal po ba makaramdam ng symptoms ng hyperthyroidism kung nasa normal levels na po ang TSH, T3, T4? Maaring hindi ho symptoms ng hyperthyroidism yung nararamdaman po ninyo kung normal naman po ang level ng TSH, T3, T4 nyo. From Junior Dap Ingan, good evening Doc, more power sa inyo na diagnose ako ng hyperthyroidism last year, sabi ni Junior Dap Ingan. History niya, November 24, TSH result, 0.012. Pinagtap din ko daw siya, 20 mg. Noong January 17, 2.4, nag-adjust ng dosage. April 10 po, TSH result, 2.7. Hindi na ako nagpa-consult daw kasi naka-out of town kayo. Then, umalis na rin ako ng Pinas OFW. Ano daw ba yung magiging dosage ho niya? So, ang pwedeng maging dosage niya, tap din 5 mg lang daw ang bangon niya. So, kapag maganda sana kung 20 mg pa rin ang binangon mo na ano, na tap din. Gawin mo 20 mg na MWF. O kaya kung 5 mg po, 4 na tableta MWF. Okay? Tama. Yun po. 4 tablets po kasi 20 mg po na MWF. O kaya ho, pwede rin ho naman na ilan ba yung 60 mg yun, ano? Pwede rin naman ho na 10 mg po o dalawang 5 mg Monday to Saturday. Pwede rin po yun. Basta sa isang linggo po, yung tap din ninyo, ang ano nyo po is 60 mg po. Kasi from Monday to Friday, pwede natin gawin na MWF na lang po, na 60 mg.
Okay, from Jaya Ne. Doc, pag may hyperthyroidism po ba ay maaaring ma-diagnose din ng left mitral valve prolapse o walang kinalaman ng hyper doon? Walang kinalaman ng hyperthyroidism mo doon sa pagkakaroon mo ng mitral valve prolapse. Yung bumababa po yung potassium, maaaring isa yan sa sinyalis po or isa po yan sa pwedeng accompanying sign or symptoms ng hyperthyroidism, yung hypokalemia po, no? Yung tinatawag natin hypokalemic paralysis. So, kailangan gamutin ho yung hyperthyroidism niyo, Ma'am Gia, Jean, no? Kailangan gamutin po yun. Pag ginamot po ang hyperthyroidism niyo, magno-normalize po yung potassium po ninyo. Okay? Sandali. Si Richelle Directo, Doc, pag na-opelan ka ba sa goiter, need pa ba magpa-radioactive? Depende po. Kung sabi ni Richelle Directo, papillary carcinoma po ang goiter ko. Kung papillary carcinoma, cancer po yan, kailangan nyo hang magpa-radioactive. Okay. Nicanora Ferrer, Bebot Ferrer. Hello po, okay lang po ba sa diabetic ang uminom ng glufarilin milk? Siguro po, pwede lang din naman po, nakakalawag naman po kayong uminom ng gatas sa diabetic. Hindi lang ako sure doon sa kung ano po yung content ng glufarilin milk. Pero in general po, pwede po kayong uminom ng gatas. Sabi ni Liam Paul Magat, Doc, good PM. Tanong ko lang po sana bakit hanggang ngayon, Doc, nagpa-palpitate pa rin ako. Malapit po ba baba ng suso ko at sa sikmura pero may hyperthyroid ako? Isang linggo pala ako minum ng Tapazol, Doc. At Carvid, normal lang po ba yun, Doc? Yung palpitation, sintomas ho yan ng hyperthyroidism. Pero pag umiinom na ako kayo ng Tapazol, nag-iinom na rin ako kayo ng Carvedilol, dapat po nabawasan na po. Sabi ni Cheryl Legarto, good day Doc, may hyperthyroidism po ako. Tapos kahapon nagpa-ultrasound po ako, may thyroiditis mo. Delikado ba yun? Hindi naman. Okay. Sabi ni Finn Cabelli Capidos, tanong lang po ako, kasama po ba sa sintomas ng hyperthyroidism ang insomnia? Hindi daw siya makatulog. Sabi ni Finn Cabelli Capidos, tama po kayo na ang hyperthyroidism, ang insomnia, maaaring sinyalis or symptoms po yan ng hyperthyroidism. Okay. Jinke Antalan. tanong ko lang po, symptoms po ba ng hypothyroid ang hirap sa paghinga? May history po ang mama ko ng hypo. Medyo vague po yung symptoms niya na sinasabi niyo nahirapan kayong huminga. Pero mas maganda ho kung magpa-TSH na lang ho kayo para malaman nyo kung hypothyroid po kayo. Tapos si Len Passion Castro, may pinadala siyang lab results, which is normal, no? Normal yung point, yung TSH niya, hindi ko kasi masyadong makita din yung normal value, pero yung FT4 niya is normal. Kay Len Passion Castro. Marina Nueva, tayo din ang ininom kong gamot. Ask ko, doctor, kung hyper ako o hypo. Ang sagot niya, may mga nodules daw ako sa goiter. Ang thiamine po, ma'am, binibigay po namin yan para ho lumiit or para ho hindi ho lumaki yung mga nodules. Pag binigyan ho kayo ng thiamine, ibig sabihin ho nun, hindi po kayo hyper at hindi din po kayo hypo. Although ang thiamine po or levothyroxine, ginagamit din ho yan para sa paggagamot ng hypothyroidism, pero kung may nodules kayo sa may nodules po kayo, ginagamit ho ang thiamine, yung iniinom yung gamot para ho hindi ho lumaki po yung goiter nyo or masupress po yung paglaki. Okay. Okay, normal ho mama castrogenalin yung inyong TSH at FT4. Okay. Manny Lin, sabi niya, ano po dapat unang gawing step pag nalamang may goiter? Sa inyo po nagpagamot yung taga dito sa amin, Doc, na may goiter. Radiation, Doc, kaya ngayon clear na siya sa goiter. Gusto ko din sana magpa-radiation, Doc. Lahat ba ng
goiter pwede po ng radioactive. Hindi po lahat ng goiter pwede ang radioactive. Ginagawa ko ang radioactive kapag ang patient ay merong hyperthyroidism. So, ano unang step na gagawin para pag nalamang may goiter? Magpacheck ko kayo ng thyroid function test niyo po. Yun po yung FT4, TSH, ganyan. Sabi naman ni Cell Segovia Nanos, ang hyper po ba at toxic goiter ay iisa lang? Oo, tama po. Iisa lang po yun. Sabi ni Crezel Agra Cardenas, hello Doc Irma, patient din po ako, may hyperthyroidism po ako, pero mag 1 year na po ako sa month of May na hindi ako nakabalik. Wala naman po akong nararamdaman, pero may tendency po ba na meron pa po yung sakit ko? Opo, kapag hyperthyroidism po, medyo matagalan ho ang paggagamot niyan. No? So, kailangan nyo hong magpa-check up. No? Yan. Kung hindi pa ako kayo nagkakapag-check up, eh, kwan lang po. May time ako kayo, di magpa-check up na po kayo. Na. Sige po. So, thank you very much sa inyong pakikinig, no? Sabi ni Ann Diakan, bawal ba ang kape, chocolate sa may hyperthyroidism? Kaya po binabawal ang kape o tsokolate sa may hyperthyroidism dahil nakakasanhi ito ng palpitation. Mary Joy Andal, pasyente niyo din po ako from Vizcaya. Okay, sabi ni Jel Limbaga, normal daw ang TSH at saka T4 niya, tapos benign ang biopsy. Very good po. Sabi naman ni Ereni Nauba Ardno. Irene Calo po ito, Doc, nakapag-take po ako ng radioactive 2022, pero yung asawa ko napansin kong puwapayat dahil matigas po kasi ang ulo. Dinapitan po kasi niya ako habang naka-quarantine ako, siya po kasi tagaluto ng pagkain ko noon. Ano po ang dapat gawin? Ay, hindi po ma'am. Yung pamamayat ko ng asawa niyo, hindi ko dahil sa na-expose po siya noong nagpa-radioactive po kayo. Hindi po. Hindi ho papayat, wala akong magiging symptoms po yun, ma'am. Kwan po, kailangan nyo hong ipa-check up yung ano po, yung asawa nyo po. Hindi po ang dahilan ng pamamayat niya ay yung paglapit niya po sa inyo nung nag-radioactive po kayo. Hindi po. No? Pa-check up nyo po yung husband po ninyo. Okay. Sabi ni Ma'am Loida de la Cruz, good evening, once a day pa din po gamot ko. Gusto ko sana magpa-check up sa Edocas kasi yung doktor ko po ay internal medicine. Okay po. Sige po. No? Hilario Alam. Hello, Hilario. Napagod ka ba kanina, Hilario? Marami ho kaming pasyente kanina. Si Hilario Alam po, siya po yung aking secretary. And then, Angelina Calidades. Good PM po, na-opera na po ba? At hindi pa nagpa-RAI gawa ng walang budget. Okay lang po ba na mag-take muna ng gamot? Tama po. Pwede po kayong mag-take muna ng gamot. Habang kayo po ay wala pang budget for radioactive, mag-take lang po kayo ng gamot. Okay lang po yun. Faye Andreas. Watching from Lemery, Batangas. Ana Argonza, Doc, saan po pwede magpa-appointment sa inyo for check-up? Punta lang ako kayo sa clinic. No? Pwede po walk-in. Okay. Watching from Hong Kong, hello po, V.I. Smaliari. Marivic Padua, gandang gabi po, Doc. Hyperthyroidism po ako, Doc. Gamot ko po, Doc, metimazole after breakfast. 6 months na po kumiinom. Ang FT4 ko po last January. Result, 7. Okay na po ba, Doc? FT4, pa-check din okay ng TSH, ma'am. No? Tapos, ano po yan? Tine-taper down po yung gamot. May marker po, nasagot po yung tanong ko. Po, kau po yung doktor ko po. Okay. Nazid, ano to? Nazid, ni Danreb. Hi, Doc. Good evening. Delikado po ba magpa-RAI pag meron po compression sa T4 pag 200 mC? May possible daw mahirapan daw po ako makahinga? Kung hindi po tanggal lahat yung thyroid ninyo,
maaari po na may maramdaman ho kayo. Pero ano ho ba ang kaso po ninyo? Sabi mo may compression. Na ibig sabihin compression, yung bukol mo nagko-compress na ganyan. May mga technique naman ho yan, may mga gamot ho kaming binibigay para hindi ho ano, magkaroon ng compression or para ho hindi wala pong maramdaman kapag nagpa-radioactive. No? Okay. Okay, thank you very much ha sa inyong pakikinig. Hi, Yana Corrado Rafael. Nagbigay ho siya ng 50 stars. Thank you, Yana. Siya po yung may-ari po ng Diet in a Box sa Santiago po. Kung kailangan nyo ho ng, ano, ng specialized po na meal. Halimbawa kayo po ay diabetic, kayo po ay may gestational diabetes, kayo po ay nagpapapayat, kayo po ay gustong tumaba, pwede po siyang mag-design ng meal para sa inyo. Siya po yung may-ari ho ng Diet in a Box, si Ma'am Iana Corrado Rafael. Thank you po sa 50 stars. Ayan. Okay po, si maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Next time po, no? Till next time po sa ating Facebook Live. I hope po may natutunan po kayo. Okay. Sabi ni Nozid Eni Danred. Ask ko lang po, na-opera na po ako na thyroidectomy na po. Pero kumalata po yung thyroid ko, papillary. Nagka-compression na po ako sa spine. Ngayon sabi po, mahirapan daw po ako huminga pag nagpa-RAI po ako sa 200 MCI. Hindi naman po. Hindi naman po. Sino mong nagsabi niyan? Yung doktor niyo po ba? Or sabi-sabi lang po ng mga kamag-anak ninyo or mga kaibigan ninyo? Sa experience ko po, hindi naman po. No? Pero depende rin ho, ano mo bang sabi ng doktor po ninyo? So, nakakaalam ho dyan yung inyong endocrinologist po, yung nuclear medicine po na nagbibigay ng radioactive sa inyo. Josie Evangelista, hirap po akong lumunok at madalas mabilaukan, lalo na po pag walang sabaw. Ang kinakain, diabetic po ako. Saan ko ba yun na may goiter ako? Ay nako, hindi maari po. Kaya lang alam nyo naman ho kung may goiter kayo, malaki po yung sa leeg po ninyo. Pero kung nabibilaukan kayo kahit sabaw, nako, kailangan nyo ho magpasilip or magpa-endoscopy. Baka ho sa ano yan, sa esophagus po dyan o yung sa daanan ng pagkain po, hindi po sa goiter yan. Ha? Okay, thank you very much po sa inyong pagsubaybay, no? Till next Friday po, mag-discuss ho ulit tayo. Maraming salamat po ha. It's 9:46 PM, no? Thank you very much po sa inyong pagsubaybay. So, thank you po. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.